Welcome to my YouTube channel. Subscribe, Jeff76JM. Let's play my videos. Thank you. Magandang umaga po, po sa inyo. Dito po kami sa clubhouse ng Astana. Meron na activity rito. Para ng project po ng medical clinician nila. Uprising po. Pre-medical po sila ngayon. Dito po sila ngayon. Mainit nga eh. Medyo kakumpisa pa lang, auto pa lang tao. Good morning! Good morning! Yun, lahat. Nakita ko na yung laman ng katawan nyo. Okay. Sino mga taga-Cavite? Pakitaya sa mamay. Bisaya! Bisaya tayo, ma. Waray, upay, ha? Maupay. Maupay na, nahapo, no? Maayong hapo, no? Maayong hapo sa inyong tanan, no? Bisaya po ako, Bisaya. At Dumaguete City. Ang asawa ko, Waray. Kaya maiso. Okay, ha? Hindi na, malam din, no? Okay. Okay lang, forward tayo kasi butas eh. Ayoko nakakita ng mga bungi. Mahirap kasi pagbumi. Sisingaw. Sino dito? Ayun naman sila. Dito, may hapol pag nasa unahan. Okay, nasalita din sa pricing. Ha? Meron. Check nyo yung ilalim ng puwan para may tickets dyan. But anyway, pagkakang hapon ko sa inyo lahat, it almost one month, no? Nagpapasalamat kami ng maraming biyak sa pricing company. Na pinakalakayan po ang aming health awareness program. At the same time, meron siyang livelihood program. Palakpakan naman natin. Sa kayo na po dito sa likod ko po, kaya po si Dong Rico, palakpakan niyo po. Ay, Dol! Yung mga buto niya na pabingi, kaya niya i-straight yun. Oo, yata pinagawa. Oo, at saka yung mga may girls palsy. Baka may mga kailangan kayong pabingi yung mga Palsy mo, kaya niya ayusin. Okay? Ano pa? Marami siyang kaya niya ayusin. Napalakuan na sa mga dito. Okay. Bakit tayo nandito? Dahil po, gusto namin i-aware kayo sa mga nangyayari sa paligid. Tama po ba? Di pa laganap na yun yung mga bacteria and viruses? Tama po. Okay. Ngayon, sinasabi na COVID-19. Sana wala namang tinamaan dito. Wala naman. Wala naman po. Wala naman. O palagpakan natin, di ba walang tinamaan. Kasi ako, tinamaan doon, no? Dati, pero nag-self-healing lang ako. Mga halaman lang po yung ginamit ko. Halaman. Wala nang iba, no? Sabi nila, bakit lagi ko rin nainom ng maintenance, pero until now, nag-maintenance pa rin. Tama ko ba ako? Apo. O sino nag-maintenance? Pakitaas ang kamay. Metformin, Losarta, Ludapin, ano pa? Metformin. Ito, tatay, sabi ko, ano sabi ko? Tigilan mo na yung metformin, tama? Kasi bumagsak na yung sugar mo. Di ba pag bumagsak na yung sugar, sisira yung kidney mo. Kaya itigil mo na yung metformin. Okay po ba? Sino naglulusarta? Ako. Isa? Veromizan na. Sino pa? Si nanay, kumusta ay? Bigit pa ba? Hindi naman. Malinaw pa. Pag once in a blue moon lang. Ikaw ba? Okay mo ng pagdidig. Okay. Alam niyo po ba yung mga maintenance? Baka yung mga doktor dito, okay lang, wala problema, no? Maintenance, pag sinabi maintenance, temporary relief. Pag sinabi temporary relief, pag uminom ka ngayon, mawawala siya. A couple of days, andyan na naman. Tama po ba? Iinom ka na naman. Tama ba, ma'am? Tapos, wala naman yung high blood mo. Low blood ka na naman. O normal. Tapos, kinabukasan, high blood ka na naman. Balik. Tapos, low blood o normal. Then, high blood, normal, high blood, normal, high blood, normal, high blood. Pag nag-edad ka ng 70, may dadagdag ka naman sa iyo ng gamot. Tama hindi? Tama. Tama si ma'am.
kasi totoo daw. Uric acid daw na nagbibigay sa'yo. Tapos after a couple of years, dadagdagan na naman. Kasi bakit sira na yung atay mo? After a couple of years, positive ka na. Anong positive? Positive sa atay. Na. Diba? Kasi bakit? Sa sobrang dami ng kinakarga sa katawan natin, diba? Nasisira na lang ng organs na nawawala na tayo. Okay? Sabi nga sa Bible, no? Sa Romans 14:2, if you are weak, you must eat herbs. Sabi niya, pag mahina daw ang katawan ng tao, hindi mo kailangan tumiretso ng doktor. No, kailangan mong gumain lang ng mga halaman. Kasi yun ang papagaling sa atin. Okay po ba yun? Kasi ang katawan ng tao, naniniwala ako, may sariling doktor. Magaling yung doktor sa loob ng katawan nyo. Kaso nga lang, pinabayaan nyo. Naniwala ba kayo doon? O ano yung pabaya? Sino nagpupuyat? O di man, dami. Di ba nagpupuyat? No. Alam nyo ba yung puyat? Yan po yung pwedeng mag-create ng maraming sakit. Okay? Way back, 1960s, 1940s, 1937, 1920, or 1910. Ang mga pinanganak ng 1910 or 1920, umabot po ng 80 to 90 years old. Yung lola ko po ay panahon pa ng First War. Namatay po siya 96 years old. Na-slide lang po siya. O, nung na-slide, pinama dito, yun ang po yung pinamatay niya. Okay? Pero ngayon po, 2000, way back po tayo, year 2000, pagpasok po ng year 2000, marami ang nagkasakit, even yung mga bata. Marami akong sinayka, nabutas na po yung heart. Kasi Luzon, Visayas, hindi na, naikot kasi ako sa campaign na to. Marami mga bata ho, na may mga sakit na. When I was in Olongapo City, no, way back 2015, ito kwento ko lang, no, may dalawang babae doon, yung sinayin ako, dialysis patient na, 16 at saka 17 years old. Bata o batang-bata? Bata. Sa awa ng Diyos, pagpagaling ko ng 2018, wala na po sila. Patay na. Yes, ma'am. It is because, nasira na yung organs nila. Kaya po, maswerte kayo ngayon kasi magtuturo kung bakit po lumalala yung sakit. Okay lang po ba? Papalapag mo nga. Kaya po, nagkakaroon ng sickness. Nakikita ka ba? O, pakibasa. O, laliman natin. Ano po yan? Diseases. No? Meron din ang tawag ng chronic. Pag sinabi ko, anong chronic? Malala na. Ano? Ibig sabihin, meron na siya. Meron na siya before, hindi nyo lang pinapansin. Ang question lagi, bakit ba ang tao nagkakaroon ng sakit? Ayan. Yan ang pag-aralan natin. Meron bang idea, ma'am? Sir, may tanong ako. Yes, ma'am. May tanong agad, ha? Oh, very good. Ano yung mahilig sa sili? Anong benefits ng sili? Okay. Para sa karamihan, kapag mahilig mo kayo sa sili, no? Mataas ang content ng vitamin C nyo, matagal kayong magkasakit. Pag mahilig sa sili. Okay? Hindi totoo yung inaalmoranas. Hindi ho totoo yun. Kaya ka inialmoranas kasi constipated ka. Sa sobrang tigas ng tumi mo, lumalabas na yung pain. Yes, hindi po yun dahil sa sili, ha? Okay, nasagot ko na, ha? Papalakpak mo muna. Idol talaga. Sabi ni ma'am, kaya na nagkakasakit na tao is because of stress. O, pag-usapan natin yung stress. Yan. Meron bang tao hindi na stress? Wala. Lahat yata dahil... Kahit yung ayop eh. Meron bang tao hindi na stress na ako po ngayon? Wala. Okay, pagpasok ng pandemic 2020, tama po ba? Na-stress po ba lahat? Super. Buti buhay pa tayo, tama? Apo. Ibig sabihin, ang stress ko, pwede pumasok yan sa atin. Kailangan natin, ilan po, i-manage. Mag-aliw-aliw. Lahat naman kasi ng tao, nai-stress. Kailangan lang i-manage natin. So, paano pa ma-manage ng stress? Simple lang. Kailangan niyong manood ng mga palabas na nakakawala. Yun lang po, wala nang iba. Mag-aliw nga, mag-desko. Mag-aliw, mag-desko daw.
Grabe, gusto ko ito. Bawal nga yun. Patis point. Sa bahay. Sumba, sumba, sumba. Sa bahay, disco. Sa sumba, kasi baka kasi mataas ang blood pressure nyo. Tapos sa sobra niyang sumba-sumba, no? Tumaas yung dugo niyo, mag-collapse kayo, no? May tamang pagsasayaw, may tamang pag-exercise. Depende po yan sa heartbeat natin. Okay po ba? O kasi mataas ang blood pressure mo, mataas yung sumba mo, no? Mag-collapse ka. Gets po ba? No? Pabalikan natin yung stress. Ang stress po, kapag kayo po ay nalulungkot. Ayan. Kapag nalulungkot ang tao po, makinig po kayo ha, di ba ganyan ang itsura ng nalulungkot? Tama? Kapag nalulungkot kayo, mag-create po yan ng matinding acid. Ayan. Tingnan nyo ha. Yung acid na yan, okay, masasama po yan sa blood nyo. Sa dugo. Kaya nga hindi pwedeng nakasimangot. Kailangan mo tatay nakangiti. O, ngiti kayo, bilis. Ngiti. Ay, naka-face mask eh. Ha? Kasi stress yan. Kailangan natin umiti. O, ngiti! O, di ba ang gaganda? Tay, tayo pa ba tayo pag yung kausap mo nakasimangot lagi? Hindi. Hindi, di ba? Once na nakangiti ka, nakangiti si tatay, gumagal yung sakit mo. Hindi mo naaalala na wala ka palang pera pa, no? Kasi ngiti ka lang ng ngiti. Pero kung ikaw po ay lagi na kasi mahal, ang dami mo naisip, wala palang pambayad ng tubig bukas. Wala pambayad ng kuryente, di ba? Kasi lagi ka na kasi mahal, try niyo pong ngiti. Sige, ngiti kayo. Kasi malalaman kahit nakamas, nakangiti, tama? Kasi yung mata natin nakangiti, tama? Hindi rin mangyari yun, sir. Paano? Lahat ng nakasalubong mo, ngitian mo. Tama? Hindi totoo yun, no? Para ganito, no? Pagising mo sa umaga na tingin ka sa salamin. Tingin na tingin. Tapos titingin ka sa salamin, sir, ha? Sabihin mo, ang gwapo mo. Ay, ang ganda mo, no? Pero, ganito lang, no? Simula sa bahay, ngiti ka, no? Pero hindi hanggang dun sa trabaho mo. Kasi bakit ibang ngiti na yun? Oo, simula sa bahay, hindi ka nangiti, ha? Baka mas strong ka lang. Sabi, ano, pagkamalan ka? Baliw. Tama? Ang tao po, kapag mangingiti, ito po yung technique. Nawawala po ito. May exception, no? Yan. May exception yun. Kasi naglalabas po tayo natin ang tawag ng hormones. Ilalabas ng katay natin yun. Okay? Pag mangiti ka, lumalabas yung hormones. Hanapin niya ngayon yung problema ng katawan mo, siya yung magpapatch. At ang electricity, kaya nga po pag tumikit ka sa tao na mataas ang electrolytes, nakukuryente ka. Naranasan niyo yun? Apo. Di ba tumikit? Uy, kuryente. Kasi mataas ang electrolytes niya. Mataas. Ibig sabihin, healthy yung tao yun. Okay? Ibig sabihin, sir, ang init mo naman, may lagnat ka ba yung pala electricity? Yes, ma'am. May kuryente mo tayo. May kuryente tayo. Actually, yung kuryente natin, mababa lang siya. Mababa lang, okay? Okay. Ito yung katawan ng tao, tama? Ito, tingnan nyo, ha? Ito naman ay betadine. Ang betadine, lason hindi. Okay, lason. Ibig sabihin, kapag nagpuyat ka, na-stress ka, naglabas ka na, matinding, ano? Lason. Chemical toxin. Uminom ka ng mga mintinas, lason. Tama? Masakit ang ulo mo, nalason ka. Tama? May mga partners ka nga ng babae, ng lalaki, nalason na naman, di ba? Puro lason. Okay, ito po yun. Dahil po tayo ay tao, hindi natin maiwasan yung mga lason na yan, pagkain, tubig, lahat hindi maiwasan, hindi natin alam paano siya kukontrain. Okay? I will show you some demonstration. This demonstration lang, ha? Huwag nyo naman pong gawin sa bahay nyo lang ito, ha? Okay? Ayan. Pa-open po. Ayan. Okay. Kanina, kumain ka, tama? Nadumihan ka na. Kasi wala naman kumain kanina ng gulay. Sino kumain ng gulay? Umaga! Itlog. Ang itlog. Nagpiniritong itlog. Laso, mamantiga, tama? Tanghalian, kumain ka na naman ng pagkain, lason na naman. Okay? Wala, nabayaran, hindi mo nabayaran ang utang mo, lason. Tama? Yung boyfriend mo, grabe, hindi nanginginang loob, lason na naman.
Oh, dami ng lasag, di ba? Lasag uli. Tama? Question. Kailan kayo huli nabilinis ng akal? Kailan? Wala. Nana, ikaw po ba? Namin tanong nito. Simula nung bigyan ko ngayon, naglinis ka ba ng akal? Di ba tayo, di ba? Kaya nga pag nag-age ka ng 40, masakit na yung palakang mo, masakit na yung tuhod mo. Tapos pag tumatapa ka, parang dito ng tuso. Yun na yun, toxic na yun. Laso mo yun. Paano natin dilinisin? Sabi ng mga matatanda, pero nito ha, pakibukas. Uminom ka lang daw ng tubig, kasi yung tubig na iniinom niya po, laso din. Kasi yung malalaki yung molecules nito. Kailangan kasi para hindi maging laso ng tubig, natutunog mo siya sa pinakamaliit na grano. Yung parang pag-ininom mo, ina-absorb na ng cell mo. Nakananot tayo dapat magpagdunog ito. Sabi nyo, inom ka lang ng tubig, iho, malilinis ka na. Inom lang ha. Nalinis po ba? Hindi, nadagdagan lang. Nalinis hindi? Hindi po. Dumami. Kaya lumaki yung chan, bloated na ngayon. Nahirapan nagdumi. Kasi nasa sobrang dami. Mamamagana yung paa, namamanas. Di ba mayroon ganun? Pag tinusok mo, lumulubog mo. Okay. Sabi ko kanina, kaya ako nandito, it is because of this product. Okay, huwag na muna yan. Ito kasi gusto ko eh. Sabi ko, detox cleansing. Supply ng nutrients, immune system booster. Tama? Mapalpakan nyo to. So, see, it's to believe. Okay, bukas mo. Okay? Bubuksan lang ni brother. Sige, brother. Tapos, ibubuhos mo dito. Tingnan natin kung kaya niyang maglinis. Okay? Tingnan lang natin. Pag hindi kaya, huwag niyo nang inumin. Okay? Pag inom niyo yan, shake-shake ka lang. Ganito ba? Shake-shake. Shake mo, bro. Shake. Okay? Huwag natin shake. Okay? Yan, haluin na natin. Ayan na. Sir, may tanong. Ano nangyari? Hindi ba hindi bubuksan lang? Kapag tunawin mo lang dyan. Pwede mo. Buksan mo, tunawin mo, inumin mo. Cleanse ka na. Ano nangyari mo? Okay, pakan natin. Ibig sabihin, kapag hindi mo pala ito ng isang piraso, ang mangyayari sa'yo, iihik at iihik. Kasi nag-detox. Example, alkaline life traps different water use. Sample use, not a news, alkaline drops. Uprising, well ventured. Thanks for watching. Please subscribe and ring the bell. Thank you. Subscribe. Bye.